So what is up, FSM Army? Welcome back to a brand new episode. So this is gonna be the first vlog of 2024. Happy New Year ulit sa inyong lahat. Happy Holidays, okay? And few announcements lang. Marami kasi tayo nare-receive na DM sa personal account natin kasi recently nag-post ako ng parang nagte-thank you ako sa mga investor ko for trusting us expand. Okay, or helping us expand pala, mali yung grammar. So yun, may mga nagme-message kung nagtatanggap daw kami ng investor. Actually, hindi po kami nagtatanggap ng investor, pero we do accept funders. Okay, kasi iba yung investor sa funder eh. Magkaiba yun, guys. Sobrang magkaiba. Okay. Pero almost the same. Almost the same pala. Pero basta magkaiba siya when it comes to legality. Okay. So yun. Yes, we have few open slots. Kasi meron na tayong every February kasi talaga kami nag-a-accept ng funder for Foot Soldier Manila. And secondly, nag-announce ako before na magkakaroon tayo ng Foot Soldier Tokyo. Hindi po yun natuloy due to some reason. Okay, pero Foot Soldier Osaka tuloy pa rin yun. Tapos, magkita-kita tayo sneaker ko na Goya. 2 weeks tayo na sa Japan starting January 18 to 31 yata or March 1. Hindi ko maalala. Basta mahaba yung travel natin. And announcement lang din, babawasan natin. Tatry nating bawasan yung travel vlog and yung travel, yung pag-travel namin itself. Kasi nakakapagod siya. Siguro magpahinga ako ng by March or by February. Not sure pa, okay. So, yun. May mga papakita akong item sa inyo. And for today, gusto kong pag-usapan natin ano ba yung magiging feeling ko na magiging in for 2024. Kasi, start of the month, alam nyo naman, nagbabago yung trend. So, gusto kong ma-share yung, yung mga feeling ko. Okay, pero pakita ko muna sa inyo itong mga bago nating damit na dumating. Okay, so... Again, sneaker ko na gawin. Magkita-kita tayo doon. May mga papasteel kami doon ni Liberty and ni Yuki Chukamoto. Tapos after namin mag-Nagoya kasi tatawid kami ng Fukuoka, kikitain namin doon si Levin. Doon tayo magsa-shopping. So hopefully, marami tayong vlog noon. Itatry ko, okay? Kasi halos 14 days yata yun or 20 days. So sobrang hirap noon na edit ka ng edit as travel. So yun. Meron tayo nito, guys. Okay, bago to, bagong dating. Hindi ko alam kung nagkaroon na tayo nito before. Girls Don't Cry na Smith collaboration. Size XL. Brand new. 2018 release. Kung nakikita niyo yung niya. Yung logo niya. Hindi pa siya yung mga bagong Girls Don't Cry logo. Available siya dito ngayon sa store. Message nyo kami if ever hindi siya mabili. Pwede nyo itong bilhin sa akin. Okay, sobrang rare na ito, guys. Brand new. Tapos, meron din tayong dumating na human made cup. May mga tatlo tayo nito. Okay, so yan. Ano siya? Yung material niya, para siyang grass. Parang gamusa. Tapos, ito, meron tayong mga Supreme na dumating na Bogo. Yung itim na camo. Okay. Kasi, hoarding kami nito, guys. Bentahan nyo ako nito. Sobrang hoarding ako. Sobrang mahal pala nito sa Japan. Kung i-compare sa ibang bansa. So, hoarding ako nito kasi white and black lang ha. Kasi yun lang yung may value. Para sa akin, kung bibili kayo nito, sobrang daming colorway nito eh. First nyo yung white, next yung black, tapos khaki. The rest, walang value yun. Lalo yung red, sobrang akala ko may value yun, pero wala siyang value, guys. Tsaka pangit siya in person, yung red na color. So, eto. Hoarding ako nito, bentahan nyo ako nito, guys. Kasi tataas yan for sure. And ayun, ang pakita na lang natin sa inyo ngayon yung mga I think na magiging trendy and feeling ko magiging out. Feeling ko itong mga Crocs, okay? Although trendy naman na talaga siya, pero mas dadami yung collab niya. Feeling ko lang, okay? Baka mali ako, pero feeling ko lang. Travis Scott, Jordan 1, depende yan sa colorway, pero last year pa lang nakita niyo na medyo nagdi-dip yung resale value niya, which is good for the consumer and somehow bad for the reseller, pero good pa rin kasi mas magiging fast moving siya. Okay, so eto, lalo yung yellow nito ang sagwa. Pero magbibenta tayo nun, guys, kasi Mac Attack na Travis Scott, sobrang baba ng resale value, kaya I can say na Travis Scott
is somehow going down, parang na siyang nagiging Yeezy. Pero yung mga OG na ganito, yan, syempre, yung value niya iba, pataas, lalo na to. Okay, tapos ito, syempre, tumataas din. Off-Whites, medyo nawawala na siya sa mapa, okay? Since the passing of Virgil Abloh, medyo nawawala siya. Pero, kasi yung nire-release nila is yung puro mga AF1 na mid. Pero, if magkakaroon ulit ng restock or release ng mga ganito, kasi alam nyo naman, meron yun eh, yung mga early pair na naipakita, yung may maroon, may orange. Hopefully, bumalik yung sigla ng Off-White. Kasi right now, ano talaga siya? In my opinion, medyo nag-die down yung mga new release, ha? New release, yung mga old release, okay pa rin siya. Especially when it comes to resale value. Dito naman tayo sa mga GR. Ito, Jordan 4. Hindi na siya good investment for 2024 in my opinion. Kasi marami-rami ng Jordan 4 na nirelease na hindi naman nag-boom. Katulad nito. Ako, nagaganda na ako dito. So, hindi naman siya, hindi siya katulad ng mga dati. Yung Red Cement, ito, yung value niya. Actually, sobrang OG nito. Hindi ko alam bakit ang baba ng resale value nito. So, yan. Kasi, actually, feeling ko alam ko kung bakit. Kasi right now, wala na tayo sa performance shoes, guys. Wala na sa performance shoes yung trend. Actually, performance shoes pa rin naman yung trending ngayon. Nasa lifestyle, okay? Yung ganitong lifestyle, Samba. Sobrang dami nating Samba, guys. Okay, ng OG white and ng OG black. Yung cloud white tsaka yung black. Pero, yun lang yung binibenta natin na hindi collab. And ito pala, Halo Blue. Yun lang yung binibenta natin na hindi collab. Kasi, alam nyo naman ako, medyo allergic ako sa GR. Medyo mayaba ngayon, no? Kasi mas gusto mga ganito mga collab na Samba. Ganda nito, sobrang ganda nito. Supposedly akin to eh, pero sabi ni Liberty, hindi daw talaga bagay sa akin yung mga ganitong shoes. Yan, mga sporty and rich. Ganyan yung mga Samba natin, guys. Yan, I think, ano, pag dinagdagan pa nila ng dinagdagan ni Adidas ng collab yan, okay. Naubos yung mga consortium cup natin nung holiday, okay, na Samba. Yung Nice Kicks, yung ano ba yun? BSTN yan. Sobrang mabenta nun, guys, yung mga ganun. And I can say, ito, mamamatay itong Bumero pag hindi ito nilabasan ni Nike ng, ano, ng collab. Kailangan nila maglabas ng collab for me. Okay, in my opinion. Kailangan nila ng collab kasi masyado na siya nagiging basic. Okay. So, kailangan ng collab niyan. Tapos, artist. Kunwari, Travis Scott or kung sino man na pwede. Pwedeng si Nigo kasi meron ng human-made Nike this year. So, abangan din natin yon. And, guys, while editing, nakalimutan ko to. Ipakita sa inyo. Nakalimutan kong isama to. Jerry Lorenzo, Adidas. Abangan nyo to sa 2024 kasi puputok talaga to. Maniwala kayo sa akin. So, ako personally, sobrang ganda nito. Okay. Irarak ko to. Pero sana more better colorways pa. Okay. Tapos easy. Wala na yan. Yan yung wala na for 2024 in my opinion. So yun. Balik na ako sa editing. Mga ganito kasi talaga yung magiging trending eh. Para sa akin yan. Basics. Mga ganito. Mga running shoes. By the way guys. Kung napapansin nyo. Dalawa na lang yung natira natin. Kasi halos maubos sila. And binenta na rin natin yung Wolverine natin. Kasi nga meron tayong project na gagawin. May ginagawa tayong project. Abangan nyo yung vlog namin doon. Doon sa project na yun. Kasi progressive vlog siya. Or ano. Parang update siya. Abangan nyo yun. Basta ano. Surprise yun para sa inyo. Achievement ko ulit yun para sa sarili ko. Pero para sa akin yun. Okay, hindi siya para sa store. So pinag-ipunan ko yun ng sobrang matagal. Okay. Yung project na yun. Abangan nyo yun. Abangan nyo yun guys. Tapos. Eto pa. Yung mga collab ni Keith na ganyan, mga Asics, yan. Sobrang ganda yan. So, I can say, etong Asics, lalo yung Kayano, booming yan for 2024. New Balance, yes, yan pa rin. Nandiyan pa rin yung New Balance. Pero kasi, back, in my opinion, mas marami na kasing sales conversion to si Asics compare kay New Balance sa amin, ha, sa store namin. So, I can say na, yung Kayano 14, yan. So, sana tama tayo yung mga prediction natin kasi
yan yung ano, yun yung i-investan natin, okay? And I think SB this year medyo magda-die down, okay? Kasi alam nyo naman, last year is the year of the SB. And hindi ko alam eh. Ayokong mangyari yun eh. Ayokong mangyari na mag-die down siya. Pero okay din. Okay din na mag-die down. Kasi nga, resale value wise. Magda-die down yung ano, yung mga magagandang release. Yun yung ibig kong sabihin. Kasi nga, tingnan nyo naman to guys. Tingnan nyo to. Ito yung release last year. Born and Raised. Para sa akin, sneaker of the year contender. Haritos, sneaker of the year contender. Lalo na to. Sneaker of the year contender. Ito nga sneaker of the year ko to eh, di ba? And ano ba yung sneaker of the year natin last year? Ito, Jordan 4 SB. Which is, sabi nila, this coming year, ganito na daw lahat ang i-release na structure ni Jordan 4. So kung ano yung, paano siya ginawa, ganun na yung construction niya. Okay. So yun guys. Iniisip ko pa kung may nakalimutan ako or wala, pero I can say na yun yung early prediction natin for the year. Okay. Pero hopefully yung SB, kasi may Girls Don't Cry tayong aabangan. May Futura tayong aabangan. I don't think naman na magda-die down talaga. Pero mas kukunti yung magagandang release. Feeling ko lang. Okay. So ayun guys, thank you for watching. And comment down below ano yung tingin yung prediction nyo for sneakers 2024. Okay, so ayun guys. See you till next time. Peace.